Good morning mga friends. Karon wa koy lain na himo diri kundi nagbasa-basa human sa kakapoy nga mga adlaw sa pagtanom. Pero nako ipakita ninyo mga friends kani horsetail kung sa kuan pa Bisaya pa ikog sa kabayo, mura bang gud siya ikog ang iyang style sa kani nga tanom nga tanom mga friends ang iyang kung i-focus yun siya sa kada lugas. Pareho lang siya ng ano ng kabayo. Kaya ito mga friends yung mga kagamitan na dito. Ano, hindi naman ako expert mga friends tungkol sa herbs. Kaya lang i-share ko sa inyo kung ano ang ininom ko alternatibo kung ako ay inuubo umataki yung asma ko kasi sa Pilipinas pa asthmatic talaga ako. Pero noong maliit pa ako talagang pinainom ito ng tatay ko sa akin. May makita ito doon sa tungunan, doon sa mga bundok sa atin na medyo mabasa. Marami to dyan, marami dyan sa Pilipinas. Kaya kung makita kayo ng ganitong tanim mga friends, i-research nyo at kung sana isangguni ninyo sa eksperto ng herbs. Ako dito wala kasi akong matanungan kundi talagang chine-check ko ng mabuti pero almost 30 years na kasi akong nagamit ng herbs. Pero yung ginagamit kong herbs mga friends, yung talagang well-studied na. Hindi yung basta mag-invento lang kung anong makita, anong sinabi, kundi talagang nang doon na sa pinag-aralan na talaga nang doon na sa mga aklat ng mga eksperto. Ako mayroon akong mga aklat dito mga friends na how to survive tulad nito. Kung anong makakain natin kung nang doon walang-wala tayo, pupunta tayo ng bundok o sa tabing dagat, tabing ilog, mayroon dyan. Yan pinag-aralan ko mga friends. At yung mga pagluluto ng gamit lang talaga yung mga herbs at yung mga tanim namin. Yun, ito naman yung mga old way of medicine mga friends at sa pagluluto rin. Ito mga friends, i-focus natin ngayon sa horsetail. Kasi inainom ko to. Importante kasi sa atin ngayon mga friends na i-strengthen natin yung lungs natin dahil nung dito tayo sa pandemic ng COVID. Kaya maghanap-hanap tayo ng mga paraan na kasi ako, pasensya na, sabihin ko lang sa inyo ang totoo, hindi kasi ako nagpabaksin, hindi dahil sa religious matters, kundi iniiwasan ko yung mga ano medicinal na total patanda naman ako, i-ano ko na lang sa, i-survive ko na sarili ko sa mga pagkain na at sa tamang pamamaraan at sa pag ano ba yun yung so pag-iingat na rin. Kaya yun mga friends, hindi ako vaccine, wala akong vaccine na kahit anong vaccine. Kahit nandito ako sa Japan, kahit na flu shots, hindi ko yan ipinagawa kasi kumakain nga ako ng mga organic foods tapos iniiwasan ko yung mga foods may mga chemicals tapos magpaturok ako ng strong chemicals. Kaya pasensya na, hindi talaga. Kaya yun mga friends, pero yung asawa ko, vaccinated na siya at booster. Ako lang sa lahat sa pamilya namin. Kaya punta tayo mga friends sa likuran ng bahay namin. Nang doon ako nagha-harvest at ipakita ko rin sa inyo kung paano ang proseso sa paggawa ng tiyan nito. Kaya punta tayo sa likuran mga friends. Mag-harvest tayo doon. Ito ang basket ko. At pagkatapos nating mag-harvest, magawa tayo ng tea kasi inom na ako ngayon ng tea mga 3 o'clock. Ayan mga friends. Kunti lang yung kunin natin kasi tama lang sa ano ngayon at sa bago ako matulog.
Ito siya mga friends. Hindi ko kasi siya binunot kasi i-harvest ko muna. Na-harvest ko na ang kalahati mga friends at na-dry ko na dito. Kaya si tatamiman ko naman ito ng batong, yung string beans. Kaya kukuha tayo mga friends ng tama lang sa pangailangan. Yun mga friends. Tama lang sa pangailangan. Bukas pag mainit na, i-harvest ko yan lahat at ibilad para sa aking inumin good for 1 year. Ganyan ang ano ko dito mga friends. Pamumuhay ko dito. But iba sa asawa ko. This is my own. Kasi ang asawa ko hindi ayaw niya yung mga ganyan. Ito, pagkatapos mga friends, hugasan siya ng maigi at isook siya. Ito na. At ito yung dry ko rin. Ito, 1 week ago. Pagkatapos, magpakulo ako ng tubig. Pakuloan ko ng ano lang. Bali, handful mga friends. Ganito siya. Pakuloan ko siya ng 1 liter. Kaya ito siya mga friends, ang pinakuluan ko na fresh. Ito naman ang pinakuluan ko na dry. Pareho lang yun siya. Effect. Tapos, yun na. Inom ako ngayon ng 1 cup ng horsetail. Ito ay pangpalakas ng ating, ano ba yun? Baga lungs. Ito po siya mga friends, yung horsetail ko. Kung natatandaan nyo, hindi kasi ako magdagdag ng explain na galing sa akin, kundi susundin nyo lang ang sa ano, ang sa aklat na to. At mag ano rin kayo, mag research rin kayo, mayroon naman sa YouTube. Pagdagdag kaalaman, itong sa akin, sinishare ko na lang sa inyo yung ano, iniinom ko nga sa araw na to. Iniinom ko to mga friends, good for 1 week. Kasi ano, mataki kasi ang hika ko, ayaw kong manamlay ako. Pag ano kasi, medyo pagod, yun, mataki yung allergy ko. At tingnan mo yung pusa ko mga friends. Yun, kumakain siya niyan. Tingnan mo mga friends. Kaya yun muna sa araw na ito mga friends. At sa susunod, ipakita ko rin sa inyo ang iba pang mga herbs na tinitik ko. Pero hindi ngayon kasi ito muna. Ano kasi, hindi ko kasi imimix mga friends. Sa good for 1 week, ito ang ininom ko, horsetail tea. Yun, para lumalabas yung mga plima sa lungs ko at medyo ano siya kasi, silicic acid kasi to. Kaya, ano, may magandang epekto to sa, ano, panglinis na rin ng ating dugo. Kaya, tingnan mo, yung pusa ko mga friends, kumakain talaga siya dito. Kaya, wala siyang UTI, maganda yung pangatawan niya kahit matanda na siya. Yung pusa kong 14 years old. Yun mga friends.